day mga kaibigan. Walk around review natin itong 2024 Toyota Fortuner V 4x2 automatic. Bigay tayo ng idea natin or point of view sa sasakyan na to, kung ano yung bago sa kanya or update sa kanya, at magbigay din tayo ng konting comparison sa Toyota Fortuner 2018 V variant. Ang front fascia nito is pareho sa 2023 model, mesh type yung kanyang front design. Integrated na ang camera niya dun sa Toyota emblem niya, kasi naka 360 degree camera na ito. Meron pa rin yung chrome design niya sa harap, at ang headlight nito is by beam LED na integrated ang kanyang turn signal light, park light, and DRL. Fog light is projector type na LED din. Meron na ring front sensor itong V variant na 2024 model. Ganito ang front fascia ng 2018 V variant. Grill type with projector LED headlight with integrated turn signal light, park light, and DRL. May chrome accents sa projector fog light, at walang front camera ang 2018 model. Para sa akin, mas sporty ang looks nitong 2024 model. Sa side profile naman, body paint color ang kanyang side view mirror. Meron pa rin yung matte na side moldings niya. Sa side view mirror is may integrated na turn signal light pa din, at meron na rin siyang side camera for the 360 degree camera. Chrome ang door handles niya with smart entry system sa driver and passenger, front passenger. Parehong pareho ang side profile design niya sa 2018 variant. Wala lang sa 2024 yung chrome accent sa door moldings, at magkaiba sila ng design ng mugs. Pero sa size ng mugs and tires ay parehong pareho. 18-inch wrapped in Bridgestone Dweller 265-60R18 na highway terrain. Sa brake system is disc brake sa harap at disc brake din sa likod with anti-lock brake system. Pareho din ang sa 2018. Front disc and sa rear is disc brake din with ABS. Sa suspension naman mga kaibigan, sa front is double wishbone with coil springs and stabilizer. At sa likod is 4-link with coil springs, stabilizer, and lateral rod. Ang kagandahan sa mga Fortuners ay maganda ang chassis design. Kahit matigas ang ride feel, pero confident ka na stable at matibay ito. Nasasabi ko lang ito kasi base sa aking experience sa 5 years na paggamit sa Toyota Fortuner ay never kanyang bibiguin or hindi kanya bibigyan ng problema kahit sa mga long rides. Ang spare tire pala nito ay full size, kaya regular mo siyang mairo-rotate sa periodic maintenance. Sa interior naman mga kaibigan, ang door moldings nito ay plastic pa din, pero ang side armrest nito ay fabric na. Hindi kagaya sa 2018 model na leather wrap. Ang four windows nito ay automatic one-touch up and down, at meron pa rin yung power control niya or power adjust niya sa side view mirror. Ang seats nito ay fabric ang materials, at six-way manual adjust ang kanyang driver seat. Ang 2018 model 4x2V variant ay leather seat with power adjust driver seat. Parehong-pareho ang configurations, driver seat and passenger, front passenger. Split 60-40 sa second row and split na 50-50 sa third row. Leather wrap pa rin itong center armrest niya or center console niya. Meron pa rin yung eco mode and power mode. Same design sa automatic transmission shift knob, at gated yung design niya. Ang update or upgrade dito sa 2024 model is meron na siyang wireless charging port. At parehong-pareho sa steering wheel, leather wrap with control buttons. Yung cruise control switch niya is nasa ilalim pa rin ng steering wheel, which is hindi pa adaptive. Manual type, day and night ang kanyang center view mirror. Bulb type yung kanyang dome light. At meron pa rin yung sunglass holder, standard. Meron siyang on and off switch sa 360 degree camera.
or surround view camera at yung kanyang parking sensors. Yan yung switch and control buttons ng cruise control, pero hindi pa adaptive ang cruise control nito. Naka-boost start-stop system na rin siya. Sa second row naman mga kaibigan, ang door trims nito ay plastic din at ang kanyang armrest is fabric or cloth insert. Wala ring grab handle ito mga kaibigan, kaya ang tendency is hahawak yung pasahero sa driver at front passenger seats, which is possible na magkakos ng disalignment ng mga to. Ito ay base lang sa experience natin sa Toyota Fortuner. At meron pa rin yung center armrest niya with cup holders. At meron pa rin yung charging ports niya. Ang nadagdag lang dito ay yung 12-volt socket sa lower portion ng center console. Meron pa rin yung very useful na hooks niya na kaya niya hanggang 4 kilos of weight at yung seat back pockets. Downgraded talaga ang seat materials ng V variant na naging fabric. Yung second row 60-40 split nito ay one pull tumble down. Ang third row is 50-50 split side up fold. Yan yung sa 2018 model leather material. Naka-backdoor power lift system na rin ito. At standard na rin ang kanyang back camera at 4 eye sensors sa likod. Sa 2018 model is walang back camera yung 4x2 V variant. Ganyan ang configurations ng upuan niya. Meron siyang compartment dito for the tools at yung jack natin. At very useful yung hooks dito sa rear part niya sa bitan ng mga gamit. Ceiling mounted ang air vent ng second row at third row. Pati yung seat belt ng third row is ceiling mounted. Ang Fortuner V automatic ay may engine na 2.4 liter diesel engine, inline 4 cylinder, double overhead cam 16 valve, variable nozzle turbo with intercooler, 147 horsepower and 400 newton meters. 6-speed automatic common rail fuel injection system. Sa price naman mga kaibigan, ang 2024 V4x2 automatic is 1,989,000 pesos. Yung 2018 model niya is 1,900,000 pesos. Marami ring options sa Fortuner mga kaibigan. Nandyan yung top of the line na GRS, yung top spec na LTD, yung mid variant na Q, at yung V, at meron din yung lowest variant niya na G. Pero kung manual transmission ang requirement mo or gusto mo kaibigan ay yung G variant lang ang meron ng manual transmission. Tinanggal na ng Toyota yung mga manual transmission nila sa mid variant hanggang sa top spec. Okay, that's all po dito sa simpleng walk around review natin sa 2024 Toyota Fortuner V4x2 variant. Shout out pala kay Sir Jones Mendoza. Sir, yung request mo na review natin sa Hilux Conquest 4x2 ay gagawin natin. At shout out din sa lahat ng viewers and subscribers natin. Maraming salamat po sa inyong lahat. Patuloy niyo pong suportahan itong channel natin. Please like, share, and subscribe. Maraming salamat muli mga kaibigan. And as always, keep believing and trusting the Lord. Keep safe and God bless.